Welcome back mga anak sa isa namang episode ng Lutong Bahay ni Tatay. Ngayon, pagbibigyan natin ang ating dalawang subscriber na nag-request na magluto si Tatay ng kare-kare. Ayan, galing kay Glenda Pedregosa. Nag-request siya magluto tayo ng buntot ng baka na kare-kare. At yung isang nag-request ay si Rosario Bringas. So ayan, pagbibigyan natin sila mga anak. So ayan ang ating oxtail o yung buntot ng baka mga anak. Nalinisin at nahugasan ko na yan. At yung unang kulo, tinapon ko at nilinisan ko ulit siya para siguradong malinis ang ating baka. So ayan, pinakuloan ko siya ng 3 hours yan mga anak. Pero after 1 hour, dinagdagan ko siya ng laman para may makain yung mga bata. Kasi hindi naman lahat na kumakain ng buntot at saka yung tuwalya. So nilagyan ko ng konting laman para makakain yung mga bata. So after 1 hour, tsaka ako nilagay yung laman mga anak. Kasi mas matagal lumambot yung buntot at yung tuwalya. So after 1 hour siyang kumulo, nilagay ko yung laman, dinagdagan ko ng konting tubig at yun, pinakuloan ko for another 2 hours. Yan. So ganyan yan mga anak, pakuloan natin ng 2 hours, cover lang natin. After 2 hours, pwede natin simulan gumawa ng sauce. Yan. Maglagay lang tayo ng mantika mga anak. Kayo nang bahala kung marami o konti ang gusto nyo. Sa puntong ito mga anak, malambot na yung ating oxtail, yung ating tuwalya at yung ating laman. Kaya gagawa na tayo ng ating kare-kare sauce, no? So mag-isa lang tayo ng garlic, yan, maraming garlic yan para mas masarap. Alam niyo naman, paboritong-paborito ni Tatay ang pagka-dami-daming garlic. Kung gusto ko yung amoy niyan. After ng garlic, maglagay din tayo ng sibuyas. Siyempre, maglalagay din tayo ng paminta dyan. Yan siguro mga anak, lutuin lang natin yan for mga 2 to 3 minutes, no? Yung ating bawang, sibuyas at yung ating paminta. Pag malambot na yung ating garlic at ang ating onions, ibabalik na natin yung ating pinalambot or ilalagay na natin yung pinalambot natin na oxtail, yung tuwalya at yung laman ng baka. So lulutuin pa natin ng konti yan mga anak. Siguro papakuloan pa natin ng another mga 30 minutes yan kasama ng sauce para talagang kumapit yung lasa ng ating sauce, yung ating kare-kare. Para siguradong masarap at magugustuhan ng mga kasama nyo sa bahay na kakain ng inyong lutong kare-kare. At syempre, ilalagay natin dyan yung pinagpakuloan natin sa kanya. Yung kanyang broth, yan. Napakasarap yan. Yan ang magbibigay ng lasa at sarap sa ating kare-kare, mga anak. Hayaan lang natin siyang kumulo ulit. Yan. Medyo dadagdagan natin ng konti pang tubig yan. Para siguradong yan, marami ang sarsa ng ating kare-kare. Alam nyo naman minsan yung sarsa pa lang, ulam na yan mga anak. Kahit walang laman, gulay lang. Ulam na yung sarsa ng kare-kare. Tsaka konting bagoong. Napakasarap. Sa puntong ito mga anak, lalagyan na natin yan ng atsuete. Kukulayan na natin yan. Siguraduhin yung mainit na mga anak yung ating sabaw na yan, ano, bago tayo maglagay ng kulay. Kasi kung hindi kukulay yan mga anak,
ang atswete, lumalabas ang kanyang kulay pag mainit na ang tubig. Kahit hindi kumukulo, basta ay mainit na. So yun, kumaganda ng kulay ng ating kare-kare, mga anak. Pag kumulo yan, ilalagay na natin yung ating mani. Yung ating pinagiling na mani. Isang kilong mani yung pinagiling namin kanina, mga anak. Kaya talagang creamy-creamy ang ating kare-kare. Napakasarap. O yan, simulan natin ilagay ang ating mani. Paglalagay ng mani, mga anak, siguraduhin yung haluin nyo lang maigi para hindi masyadong manikit ang ating mani. Ganyan din ba kayo magluto ng kare-kare, mga anak? Let me know. Comment lang kayo dyan sa baba kung ganyan din kayo magluto ng kare-kare. Gusto kong malaman kung parehas. For sure, masarap din ang mga luto nyong kare-kare, mga anak. Salamat pala sa ating mga bagong subscribers. Welcome kayo dito sa Lutong Bahay ni Tatay. Napakasarap ng pairamdam ni Tatay at halos 4,000 na tayo, mga anak. Lumalaki na ang ating channel. Nakakarating na tayo sa Saudi, sa Dubai, sa US. May mga subscribers tayo nagko-comment na nasa US daw sila. Pinaparoad daw nila si Tatay. So maraming salamat sa inyo. Yan, ganyan lang, mga anak. Pag naglalagay natin ng mani, haluin nyo lang hanggang ilalim para hindi manikit at para hindi rin masunog yung ilalim. Maya-maya lang ay maglalabas na ang tunay na kulay ng ating kare-kare. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, make sure mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel ni Tatay para updated kayo lagi sa mga niluluto ni Tatay. So yan, after natin mahalo ng maigi ang ating mani, ilalagay na natin ngayon yung ating bigas. Yan, pampalapot ng ating sauce. Nakikita nyo, ang ganda ng kulay ng kare-kare natin, no? Yan, no? Pwedeng-pwede ng ulamin yan, mga anak. Nakakatakam. Siguradong napakasarap yan kasi matagal nating pinakuluan ang baka kaya malambot na malambot yan. Tapos niluto po natin for an additional 30 minutes para lumasang maigi yung ating sauce. So definitely, sauce pa lang ulam na yan, mga anak. So ayun na, nag-thumbs up na si Tatay, mga anak. So ngayon, ipiprepare naman natin yung ating gulay. So yung sitaw natin, mga anak, ay i-blanch lang natin siya sa hot water or kahit na yung medyo kumukulong tubig for about mga 1 to 2 minutes. Depende sa kung gano'ng karami ang inyong sitaw. Masarap yung sakto lang ang pagkakaluto sa gulay, mga anak, hindi yung overcook. So yan, isusunod natin ang pechay. Ang pechay, mga anak, mas mabilis yan. Mga more or less, mga 30 seconds lang yan sa boiling water or sa kahit na medyo maiit lang na tubig. So ganyan lang kasimple, mga anak, ang kare-kare. Subukan yung lutuin. At let me know kung nagustuhan nyo ba ang version ng kare-kare ni Tatay. Yan, so after 30 seconds, pwede na natin hanguin yan, mga anak. Isusulod na natin ang talong. Yan, isa sa pinaka-paborito nating ilahok sa kare-kare, ang talong. Yung mga talong, mga anak, ipiprito natin yan para mas masarap. Siguraduhin mainit ang mantika, mga anak, pag tayo'y nagprito ng talong. Siguraduhin din natin na mag-brown yung talong, no, bago natin hanguin kasi yung talagang masarap yan. No? Ganyan, anak. Siguradong masarap yan.
Mabilis din lang din yan. Siguro mga 3 minutes per side ang pagluluto niya ng talong. Until mag-golden brown, pwede na nating hanguin yan. Ayan, ready na ang ating kare-kare mga anak. Napakasarap ng kare-kare natin mga anak. Maraming salamat sa nag-request ng kare-kare. Sana mapanood yung video na to. As always, don't forget to click like, share, and subscribe. Thank you for watching. Ciao mga anak!